Hello guys, welcome again sa aking channel. Update lang guys sa result ng test, yung COVID test namin. Ano na ngayon? Friday, dito pa kami. Dumating kami dito Tuesday ng hapon, alas 2 siguro, 2:30 to 3. Ganun. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na ngayon eh. Friday na. Di pa kami sinusundo ng OWA, pero may result na yung test namin kahapon. Nag-email na sa amin yung Red Cross. Ito guys, so yung result, ganito po yung result. Oh. Yeah. Diba? Ayos. Ayan guys, so yung result ng Red Cross, ayan po. Negative naman yung result, pero tumawag sa amin doon sa information kahapon sa baba. Sabi niya, tinanong kung may result na yung test namin. Sabi ko, oo, meron na, negative. Sagot naman niya, sige po, at i-coordinate namin sa OWA para sila din ang susundo sa inyo. So hanggang ngayon guys, Friday na ngayon, alas 10 na. Hintay pa lang kami ng advice nila kung susundin na nila kami ngayon. Friday. So bali pang 4 days na namin ngayon. Pero at least papasalamat na lang dahil negative yung result. Yung iba kasi wala pang result kahapon, kaya siguro hinihintay pa rin nila na yung result lahat para sabay-sabay na rin siguro kaming ihatid kung saan man yung susunod na hakbang nila. Hintay pa siguro yung mga ibang kasama namin na malaman yung result. Kasi kahapon mga kalahati sa amin daw yung meron ng result, kalahati pa lang yung wala. Ito, hintay-hintay muna kami. Friday na ngayon, pero sana naman maging negative lahat para naman all happy kami, all happy uwi. At saka pala guys, yung kayong andyan pa lang sa abroad na limbawa, pauwi na kayo, syempre makuha-quarantine din kayo. Advice ko na lang ha, dito kasi sa hotel, pag nandito na kayo, hindi pwedeng lumabas na bibili, hindi rin pwedeng magpabili. Kaya advice ko na lang, yung free lang kasi dito, yung pagkain lang, breakfast, lunch, saka dinner. Tapos medyo bitin pa. Bitin talaga kung malakas kayong kumain. Konti lang kasi. Konti lang yung pack. Pack lunch din na. Mga pack dinner nila. Konti lang. Kaya advice ko lang guys na yung mga bagahe nyo, samahan nyo na yung mga, lalo na kung gutumin kayo, samahan nyo na yung mga merienda nyo, pang merienda, yung snack, mga biscuit ba, ganoon. Kasi bawal talagang lumabas eh. May nagbabantay sa labas ng pulis. Sa baba, wala. Hindi rin pwedeng magpabili. Kaya advice ko po guys na bago kayo mag-flight, lagyan nyo na rin yung mga bagahe nyo ng mga merienda nyo. Kasi sigurado makuha-quarantine din kayo. Mga 2 to 3, 5 days siguro, ganoon. Hindi natin alam yung mga susunod. Basta maglagyan nyo na lang mga snack para may snack kayo sa loob ng kwarto nyo. Saka yung mga yung mga adik sa kape, kasi walang kape na ino-offer eh. Dala na rin kayo ng kape, sukal, yung coffee mate,
Di bali yung tubig, may mainit na tubig dito. May pagkukuhanan ng tubig. Yun lang, advice ko, baka ito nga, yung experience ko, kulang yung bitin yung mga pagkain, tapos mamaya gugutumin ka, maghanap ka ng merienda, wala eh. Kaya nung isang araw, inausap ko yung isang boy dito, bawal magpabili, pero nung tapos na lang yung duty na, doon na lang ako nagpabili. Sinikreto na lang niya na bumili siya. Ganun. So, yun guys. Mga bagahin nyo, lagyan nyo yung mga merienda. Pang merienda nyo dito sa loob ng hotel. Kasi walang mabilhan ng merienda sa baba. At siguro kahit meron man, hindi rin kayo pababain. Bawal talaga. Ayaw nilang lubas tayo sa mga kwarto natin. So, yun lang. Dala kayo ng kape, sukal, yung mga mahilig magkape o kaya yung mga juice na pwede nyong timplahin. Yun, pwede nyong isama sa mga bagahe nyo. Para pag nandito na kayo sa hotel, quarantine, may mamerienda kayo kung gutumin kayo. So, yun lang guys. Tayo lang kami yung advice kung pwede na kaming lumabas ngayon hanggang hapon. So, thank you guys sa panonood and pakishare para malaman yung mga kasama nating OFW din, lalo na dyan sa Saudi. Alam ko maraming nag-abang ng mga flight dyan at maraming nag-abang kung ano yung mga nangyari na sa amin dito sa Pinas, kung paano yung protocols. Kailan natin sundin yung mga protocols ng quarantine protocols eh, kasi pag di tayo sumunod, pwede nila tayong kasuhan. So para walang problema, kakauwi tayo na malinis yung mga papel natin, sumunod na lang tayo. So like, share and subscribe guys, and pakishare po para malaman ng mga kapwa nating OFW. So, salamat guys. Till next.